Magandang araw po sa ating lahat, mga Karohaus. Yan, magandang araw. Ako nga po pala si Lee. At welcome back nga po pala sa ating YouTube channel, Lee and Aki TV Vlog. Itong channel po na to ay regarding sa mga house renovation, mga Karohaus, mga townhouses na ipapakita po namin dito sa aming video. Meron kami ginawa na isang 54 square meter before and after. Pero bago ko po ipakita sa inyo yung full details, inimbitahan po muna namin kayo na mag-subscribe syempre dito sa aming channel. Mag-iwan na rin po ng like after po mapanood yung video. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating comment section. Mga Karohaus, sa tapusin nyo itong video na to, marami kayong matututunan dito sa design. At syempre, yung inaabangan ng lahat kung magkano nga po pala yung unit cost na nagastos po dito ng aming kliyente. Bali, ipapakita ko po sa inyong house renovation, mga Karohaus. Ito po ay isang parang semi-vintage. No, semi-vintage rustic design. So, syempre ngayon, sa panahon ngayon, hindi na po kasi masyadong uso yung paggamit po ng mga materials na which is vintage. Alam naman natin sa Pilipinas, mahirap hanapin yung ganong klaseng mga materials. Kaya hinaluan po namin ng modern materials yung ginawa at nirenovate po namin dito na bahay. Kaya ito mga Karohaus, sa mga nag-aabang po ng unit cost, pakitapos po yung video para mas marami po tayong matutunan. So, paano? Enjoy watching and God bless. Bali mga Karohaus, nandito na tayo. Bali sa phase 2 rin po ito dito sa May Lumina Homestead sa Cavite. So ito. Ito yung next project po natin dito. Ayun oh. Bali ito mga Karohaus, sinukat ko na to, pero sa lot plan, hindi pa natin nababasa yung lot plan nito. Parang nasa kulang-kulang 2 metro to. Siguro nasa 52 square meter po itong bahay. So onti na lang, 54 square meter na siya, kagaya ng mga ginagawa natin. Okay, sa details nga pala nito mga Karohaus, ang gusto po ng ating client owner dito, sagad yung mga poste papunta pong gutter. Tapos naka-gutter din to. Tapos lahat po ng gagawin natin sa extension, naka-insulation. So yung gagamitin natin is yung cement board na 1/4. Tapos syempre naka-yero lahat simula rito, paikot. Tapos naka-gutter po siya. Ito po yung gusto ng client owner. Tapos syempre for inspection na lang din tong floor area, yung actual turnover. For inspection na lang kung may mga dapat ayusin sa mga bubong kagaya ng ginagawa natin. Bali ito yung area. Yan, nakausap ko naman na yung may-ari po ng mga halaman dito bago po tayo gumawa. Ay papatanggal natin to kasi baka sayang naman kung may mga bunga na. Ito nga pala medyo mataas yung lupa rito kaya asahan na po natin na maraming panambak to. Yan, may mga kamatis pa, sayang yan kasi pagka naglinis tayo rito tatanggalin lahat. Ito may puno yata ng alateris dito. Yan, may bakod na po. So may bakod na yung kabilang kapitbahay po nila. Tapos dito meron na rin sa likod. Bali sa mga poste mga Karohaus, ang gusto po nung ating client dito, yung buong poste naka-tiles. Iba dun sa mga ginagawa namin, yung harapan lang. Kaya medyo mas magiging maganda yung kakalabasan nito. Magiging magastos nga lang ng konti. Tapos naka-PVC panel po siya. Bukod po dun sa naka-insulation siya, PVC panel pa. Kaya ang ganda ng kakalabasan nito. Meron kaming mga titibagin na pader dito, kagaya nito, dyan sa gilid. Para magkaroon po ng magandang expansion po yung interior hanggang dito sa kanyang extension. Hanggang dito sa kanyang extension. Tapos ito naman pong side na to, pagbukas po ng pinto sa main door, gusto ni client dyan na mayroong bintana. Maganda nga naman para maging well ventilated po itong unit. Tapos dito banda, gagamit na lang po kami ng sliding door dito, kagaya po sa phase 5. Pinagawa po nila tong window grill sa amin noon for safety purposes. Kaya makikita niya naka window grill siya. Pero pwede rin pong ipatanggal ng may-ari or pwedeng nandyan na. Magbibigay din po ng disenyo yan. Tapos ito nga po pala sa likod, dito. May ano na rin po yan, naka-block na rin po ng hollow block siya. Pero ito, titibagin po ito, itong banda na to. Tatanggalin po namin yan lahat. Kaya matitipag din po yan. Tapos yung toilet and bathroom, ililipat po namin dito. Tapos maglalagay tayo ng mini bar dyan, maliit lang. Mini bar counter. Tapos sa kitchen. Yan na. Kitchen. Pa L-type na kitchen kasi mahilig po sila ma'am sa pagluluto.
Tapos itong nawala na area na to ay pwedeng maging dining area. Yan, medyo wide ang expansion nito kasi tatanggalin namin to. Yan. Yan, tatanggalin namin. Tapos dito rin, bukod pa sa PVC panel, naka-insulation din po siya ng cement board. Renovation din po yung kisame. Ayan, nakikita po natin yung kisame. Halos lahat naman ganito na, ano? Yan, bago po natin gawin. Ganyan na, ito, pabagsak na to. Tingnan nyo, hindi namin inabot to dati. Meron na akong mga paunang mga materials dito na mga gamit po natin sa pag-renovate po. Ayan, dami ng coconut lumbers. Ito yung mga pamorma. Meron pa ako dun sa bodega. Ayan, kita-kita rin po yung problema nito. Ayan, no? May problema siya dito. Malakas din po yung tulo dyan. Ayan, wala pa siyang mga breaker. Tapos mga outlet din. Bari general wiring naman po to. Ito rin, gagamit po tayo ng mga PVC panel. Ayan dito. Makikita nyo nga lang po sa magiging disenyo ng bahay na to kapag na-finish. Ano po siya? Combination ng modern and classic design. Kasi si ma'am, ano pa rin po siya, mas gusto niya po yung mga kahoy gamitin. So sa mga cabinet nito, mga kitchen cabinet or shelves, gusto niya puro gawa sa kahoy. Kaya magamit po natin dito yung ating air compressor uli sa paint method. Bali, naka-dukuan siya, duko varnish finish. Bali, ito po yung mga gustong mangyari ng ating client dito. Kaya abangan po natin to. Itong unit na to. Ano, malaki-laki rin. Ganda to kasi yung poste niya, mataas. Sa grills naman, pag-uusapan namin, pero gusto niya naka-vertical. Ayan, tapos gagamit tayo ng mga aluminum dito, dito sa pintuan, sa sliding, sa toilet and bathroom, pati ang mga jalousy. Ayan, papalitan natin as PVC panel. So, ito yung update, tsaka sa details. Ano nga pala, hindi pa natin nasabi, meron po itong isang kwarto. Ayan, isang kwarto po dyan. Ayan. Eh, dagdag ko lang, no? Hindi ko yata nabanggit kanina. Okay mga karawasan, nandito na po tayo sa area. Bago ko nga po kayo i-tour dito at bigyan po ng full details itong house renovation na ginawa namin dito, gusto ko lamang po sanang i-promote yung gumawa ng mga aluminum jobs dito na si Master Batang. Sa mga magtatanong po ng kanyang Facebook account and contact number, ilalagay ko na lang po sa description box. Ganun din po yung aircon supplier and installer natin na si Sir John De Leon. Sa mga magtatanong po ng kanyang Facebook account at saka contact number, sa description box na lang po. So, paano? Tara! Bali mga karosa, nandito na po tayo. Umpisa natin dito sa kanyang exterior. Ito yung kanyang harapan ng bahay. May corner lot. Ito po ay may total na 54 square meter. Lahat-lahat. Nung una kong pinuntahan to, ang computation ko lang dito nasa 52 kasi medyo madamo pa. Pero nung inumpisa na natin at lumabas yung lot plan niya, 54 square meter yung kabuuan niya. Bali kanina, napanood nyo yung bago po natin na gawin to, kung ano yung itsura niya. At saka kung ano nga po pala yung mga plano rito. Yan, nagawa po lahat yung mga plano rito. Siyempre, yung bubong nito mga ka-row house, siniliado din po namin yan at winaterproof po namin yan. May mga existing na bubong kasi dyan, bago po natin nirenovate to. Ayan, tapos pinturado po siya ng boys and roof guard na Spanish red. Tapos yung kung ano yung matatanaw dito ay pininturahan po namin ng QDE na seal gray. Ayan, para maganda po siya tingnan, di ba? Naka long span roof po yung bubong dito simula sa corner at saka dito sa may fence area. Tapos gumamit din po kami ng fascia sanepa rito at saka outside gutter banawi type po. Ito yung terraces type. May tatlong downspout siya dun sa dulo tapos dito sa harapan. So yun nga lang, itong renovation namin dito. Hindi may iwasan na may poste ng Meralco. Kaya ginawa na lang namin ang paraan to. Ito nga po pala, stucco finish na lang or industrial type finish. Tapos pinahira namin ng emulsion para matibay. Dati kasi parang makalat tingnan yung gawa na may nakapahid na pintura. Bali, meron tong total na 6 na poste. Yun doon naman kasi palitada lang yon, pero nagmukha siyang poste sa dulo. Yung 6 na poste na makikita natin dito, may 6 na ilaw din na lamppost. Yan, medyo mataas siya. Tapos yung pagkaka-renovate po namin dito, sagad po yung grills niya, tapos mataas din po yung poste niya. Tiles combination na ginamit namin sa mga poste, lahat po nung space ng poste, yung 4 na kwadrado, may installation ng tiles. Wall cladding naman, beige yung ginamit namin na kulay. Tapos nag-complement po yung kulay ng ating tiles na ginamit sa poste, para naman po dun sa mga grills na ginamit namin. Ito nga po palang mga grills na to ay
1.5 po na, ano, na mga angle bars. Tapos ito naman pong gate natin ay gawa naman po sa mga tubulars. Framing and trusses po na yan ay gawa po sa mga tubular gamit po yung 2x2 and 2x3. Sa NEPA na ginamit namin ay gawa po sa pisin board. Ito po yung tinatawag na hard duplex. Ayan, bali ito po yung pinaka-design dito sa may harapan ng bahay. Preparasyon po ng pintura para sa mga bakal hanggang po sa ma-finish ng top coat. Ito po ay unang ginamitan ng epoxy primer. Tapos sa finishing top coat na lang po ay seal gray. Quick dry enamel na seal gray. Ayan, sa gutter, seal gray. Tapos yung sa pasya sa NEPA naman ay ginamitan natin ng seal gray na Davis latex. Latex paint po yan. May mapapansin lang kayo dito sa may bandang corner. Naglagay po kami ng sliding window dyan. Para presko naman po kapag ka nagluluto, pwede nilang buksan para may ventilation din tayo rito sa may outside wall. Tapos naka-grills din siya ng 1x1. Mga makikita nyo po na naka-usli rito na tubo, ito naman po yung mga PVC pipe at elbow na number 3. Yan po ay may mga function ng mga exhaust fan at saka ring shoot na inilagay po natin dito sa interior. Ganito rin yung style na makikita natin dito sa may bandang corner, kagaya rin po dun sa may harapan ng bahay. Dito sa may corner area, makikita natin dito yung kanyang house number. Tapos naglagay po kami ng dalawang pintuan dito, which is yung pinaka main gate. Ayan, dalawang pinto po yan. Ang laki nga po pala niya na nasa 180 cm. Yan yung laki, bali 90 yung opening niya. Dito naman yung ating pinaka service gate. Service gate natin, may laki po siya na 1 metro. Ayan, di ba? Pasok tayo rito sa service entrance. Ayan na. Ganun din dito. Ayan. Sa floor tiles na ginamit natin, more on combination ng gray and white. Kaya makikita nyo pa lang sa pintura natin dito, tatlong klase ng kulay ang makikita natin sa mga pader. So meron tayo ritong tiles na beige, which is yung ginamit din natin na tiles sa wall cladding. Tapos binagay na lang po namin yung brick tiles ng existing ng Lumina para naman po dito sa poste na nilagay namin. Yan, sa tiles naman, combination dito, may white, may gray, may dark gray. Yan, para naman sa tiles na ginamit namin dito sa flooring ng balcony. Una mapapansin nyo rito, yung size po ng tiles is 30 by 30 lang. Yan, 30 by 30. Yung ginamit nga pala namin na pintura dito is a Davis brand siya. Is a tinge of gray. Yan, nagsilba siya na off-white. So, mga ginamit namin na mga pintura dito is siya ready mix na. Hindi po kami yung nagtimpla just in case na mag-paid. Matuklap, meron na po tayong pagkukuna na supplier, di ba? Hindi na po tayo mahihirapan. Sa dalawang entrance po ng gate, makikitaan po natin ang floor drainage. Yung floor drainage na ginawa po namin na yan, isa gamit po yung angle bar na 1 inch. Ganun din po rito, 1.8 by 1 inch. And sakali pong magbabasa po sila, dyan na po pupunta yung tubig. May floor drain na po tayo. So tatlong floor drain yung makikita natin dito sa balcony. Meron din po tayo dito banda. Ayan. So yung floor drain natin dito, naka-convert po siya. Pwede po siyang floor drain at saka pwede rin po siya para sa ating automatic washing machine. Ayan. Diyan na lang po isasalpak yan. Nagabang na rin po tayo ng faucet dito. Kakaiba nga lang po yung mga makikita nyong accessories na naka-install dito kasi medyo semi-modern nga po siya, gawa ng may pagka-vintage po at mahilig po sa mga vintage materials yung ating client owner. Tapos nandito naman po yung outdoor unit natin sa may aircon. So dito siya nakalagay, advantages, madali po siyang linisin, no? Tapos kasi naka-PVC panel po tayo para hindi po mabutasan yung PVC panel natin. So pwede naman po siya sa taas. Pero mas maganda siyang tingnan dito. Okay lang naman na dito siya nakalagay kasi wala naman pong tatambay rito according dun sa may-ari. Tapos may makikita rin po kayo na screen door dito, sliding window. Sliding window natin, slide up. Tapos yung mga salamin niya ay gawa po sa reflective glass. Ito yung ating septic tank clean out valve. Ayan. Bali ano po to, stainless. Sakaling magpapasiponin sila, dyan na lang po tatanggal yun. PVC panel. Ayan o.
wood look, wood texture yung ating PVC panel. Naglagay rin po kami ng isang outlet dito. Sakaling gusto po nila magpalagay dyan na CCTV camera at saka din dito. Pero pwede rin po nilang gamitin yan sa function para sa mga Christmas light. Meron po kasing mga nakatira na gusto nila kapag sumapit yung Pasko, ay maglalagay sila ng Christmas light dito. Sliding door, gawa rin po ito nila master batang. Sliding window dito sa may corner area. Ginamitan po namin ng window case to or moldura. Yan, precast. Para magkaroon po ng dating. Tapos may dalawang outlet po tayo rito. Just in case na gusto nila client owner ng mga saksakan. Meron silang mga isasaksak, electric fan. Pag nakatambay sila rito, pwede. Yun o. Yung mga tiles po natin, kaya makintab yan. Yung sa mga poste, sa wall cladding. Ginamitan po natin yan ng ating solvent sealer. Kaya makintab siya. Para sa protection na lang din po ng ating tiles. So ito, may faucet din po tayo rito. Para kung kinakailangan nila ng tubig, banda rito. Hindi na po sila mahihirapan. Isa nga po pala sa mga update dito, mga karohos. Naglagay kami ng floor drainage dito. Kasi itong bahagi po ng area na to, binabaha po yan. So ito, kapag ka umuulan, yan, wala laging tubig na inaabot dito. Gumamit din kami ng mga tubular hinges sa mga gate. Yan, tubular hinges na 2x2 kasi yung framing natin is 2x2. Ganun din dito. Pasok naman tayo sa kanyang interior. Ito, naka-screen door muna. Bali, full screen po ito. Yung mga doorknob dito, pinalitan na po namin ng bago. Tsaka yung ating double lock, single deadbolt. Yun o. Wow, ganda ng ambience. So sa interior, so may pagka semi-vintage modern design. Kasi yung combination nga po ng ating mga materials dito. Yung iba modern design. Tapos syempre, sa color combination ng tiles at saka po dun sa mga application niya, saka sa kulay. At saka dun sa mga accessories po and light and fixtures materials na mga ginamit. Kaya nagmumukha rin po siyang vintage. Okay, hindi namin binago yung kulay ng pintuan. Ganito pa rin, chocolate brown. Dito namin nilagay po yung ating remote control ng aircon. Ayan o. Tapos dito sa likod ng pintuan, ito po yung ginawa naming shoe rack na nirequest po ni client owner. Yan, nandito na lang po siya sa likod ng pinto. Diba? Una makikita nyo at mapapansin sa wall, may mga combination po to ng stucco finish. Pagdating to dito, ayan o, stucco finish siya. Pagdating naman po sa ating TV console, ayan. Meron po siyang tiles, kung ano yung ginamit natin sa wall cladding sa labas. At ito po yung kanyang itsura ng kanyang TV console. Testing muna natin lahat ng ilaw, cabinet, and windows. So, testing natin lahat. Umpisa natin dito sa may pintuan. Door stopper meron siya. Para hindi siya mabangga dito sa ating surat na ginawa. Okay. Home ceiling light. Ito pa yung strip light na warm light na. Tapos ito naman yung center light. Center light natin may apat na filament na bulb light. Filament lang po yung ginamit natin dyan para ganyan lang yung liwanag. Pin light. So lahat ng pin light natin dito sa interior, lahat siya three-way. Daylight, warm light, at saka dim light. Ayan. Wow. Slide up window na ginawa ni Master Batang. Gusto mo ng hangin, diba? Kabila, check natin. Yan, lock niya sa taas. Tapos pwede rin natin ito. Tapos dito sa may TV cabinet natin or TV console, meron siyang strip light dito. Yan lang. Meron din siyang dalawang pin light dito sa may overhead. Warm light lang yung nilagay natin dito. So yun yung ambience. Kapag nakapatay yun sa overhead, bibigay pa rin siya ng liwanag dito. So minsan kasi hindi nausay yung chandelier, kaya meron ka nito. Ay, hindi nausay yung lampshade, kaya meron siya nito. Ayan.
ba? Kung gusto mong gumamit na lang ng dim na ilaw, pwede po yung gamitin natin sa TV console. Drawer. Kaya may mga drawer siya rito. Cabinet. Lagay na rin po kami ng iba't ibang klase ng outlet dito. So dito nga po pala sa loob ng interior, yung kulay brown na outlet, yan po yung 110 request ni client owner. Tapos yung mga puting outlet, yan naman po is yung 220 volts. Okay. Sliding window dito. Wow. Lock. Gusto mong buksan? Tambay. Ayos? Sa kabilang side, pwede rin. Diba? Lock. Diba? Mapapansin nyo lang mga karos yung kortina. Medyo nakasayad sa flooring. Pwede naman po siyang putulan. Ayan na, nakapag-usap na kami ni ma'am tungkol po dito. Ayan, bali nabili nga po pala natin yung cortina dito lang po sa may pure gold tansa sa curtain decor. Yan, dyan niya lang po siya makikita sa loob po at malapit po doon sa supermarket. So dito, may makikita na kayo na costly na wire na dyan. Yan po ay huhugutin na lang para sa kable po ng internet kapag nagpakabit po sila ma'am dito. Tapos naglagay na rin po kami ng TV bracket na pwedeng kumasya po at pwede niyang buhatin yung nasa mga 55 pataas inches na TV. Okay, dito naman tayo sa partition. Makikita nyo, pasadya po yan parang may air vents dyan, may butas. So, pasadya po talaga yung isang reason ni client kahit papano papasok yung lamig dito. So 2.5 horsepower nga po pala yung gamit natin na aircon, Daikin inverter. Ayan, shoutout kay Sir John De Leon, ayan o. So itong 2.5 horsepower na to ay kaya niya na buong palamigin itong buong area ng interior. Dito naman po tayo sa ating one bedroom partition na ginawa. So meron lang po itong isang kwarto ng mga karohos. No? So sa pintuan niya po pala, sa kitchen cabinet, ito po is yung mga natural varnish. Natural varnish method ng pagpipintura. Yung ginawa naman po natin dito sa may bar counter, makikita nyo dyan, at saka dito sa TV console, ito naman po yung method na duko varnish. So dito naman tayo sa loob. Ayan, mga pintuan natin, meron po siyang door stopper, pero nandyan banda sa may flooring. Ayan, para hindi na po babangga po ito sa pader. Okay, meron din po siyang pin light. Isa nga po pala sa mga binili namin sa All Home, itong round ceiling lamp na to. Ayan, tapos may dalawang pin light dito. Makikitaan nyo rin po ng floating shelves itong ating wall dito. Yung wall accent na to, isa naka-stucco finish din. Tapos itong magkabila na to, isa naka-breeze away na pintura. Ayan o. So, 3-layer na pinasadya po ni client owner para dito. So kung tatanungin niyo ako gaano kalaki po yung sukat nito. So ito isa nasa 177 cm ito. Tapos yung haba 3 meters. Tapos ha, nagpagawa rin po si Ma'am dito ng closet. Ayun oh, closet natin. May hanger rod. Mas prepare po ni Ma'am na may mga drawer, may mga nakapag-comment. Sagad daw dapat yan, pero mas prepared ni ma'am na may drawer. No? Kanya-kanya naman po tayo ng gusto. Diba? Yan na. So, natural varnish din po yung method ng pagkakapintura niyan. Tapos may apat na shelves po siya, open shelves. Mga ginamit po natin na tiles dito, simula po rito sa ating living space, sa kitchen at saka sa kwarto po. Yung nakikita nyo sa flooring na may wood look. Wood look design is 60 by 60 po yan na tiles. Yan, tiles 60 by 60. Yung ganun din, oh. Naka-PVC panel din po yung kanyang interior dito sa may kwarto. Ba? Wow, ganda. Ha? Bale, ito yung magsisilbing dining area ni ma'am. No? So kung ano yung nakita po nating design ng ceiling doon, ganun din po rito. Yan o, cove ceiling, may pin light, may center light. Ang lakas maka-retro ng kanyang mga center light dito.
'Di ba? Lakas makaluma, makaretro. Bar counter. Yung pendant light niya ganun din, no? Bale, ito nga po pala, pinaikli na lang namin yung bracket niya. Dati mahaba yan. Uuntog kasi rito. Tapos ito naman yung ating wine rack shelves. Yun, no? Bar counter. Tiles na ginamit dito, isa 30 by 30. Nagsilbi na rin accent niya. Kung ano po yung nilagay po namin dyan sa kanyang kitchen area, ganun na rin, no? Para kapag tiningnan po natin, iisa lang po yung design niya. Tapos may ilaw rin po siya, di ba? Yan, nakaduko. Duko varnish po ito. At saka ito. Tapos i-testing naman po natin yung bahagi dito ng area. So, umpisa tayo dito sa ilaw. So, yung ilaw na ikinabit din natin dito is tricolor din po siya. Yung pin light. Tapos sa center light dyan din. Pinto. Banda dito naman. Sa gitna, tatlong bulb lang po yung center light dito sa may dining area. Tapos sa warm light lang po siya. Pin light. Tricolors din. Tapos yung ating strip light, o yung pinaka-cove light. Ayos. Bar counter. Dito naman tayo papasok sa may kanyang mga corner lot area. Yung mga salamin, yung mirror, reflective po siya. Pero kapag kagabi, ay hindi na ganyang kaaraw, makikita na po natin yung loob. Yan yung, yun po yung ginagawa ng reflective glass. Ayan, oh. Tapos makita nyo lang po rito sa sliding door niya rito sa may corner, pati po dun sa taas naka-reflective. Ganun din po rito sa may corner. Ayan, oh. Kitang-kita tayo, di ba? Yeah, may space pa po si ma'am dito. So marami pa siyang pwedeng gawin dito. So mag-umpisa po tayo sa kanyang kitchen area. Mapapansin nyo lang po rito sa kanyang kitchen area, mga karos, ay talagang pasadyang mahaba. Ito na nga po pala yung mahabang nagawa namin na kitchen area dito sa Lumina. Sa lahat ng mga ginawa namin, ito na yung pinakamahaba. So nagkaroon pa siya ng pa-L type na extension dito, which is mahaba na po yung kanyang kitchen area rito. Ayan, di ba? Kitchen counter, ang ganda. So ulitin ko, naka-natural varnish po yung method ng mga pintuan ng kaha. So umpisa muna tayo rito sa may kanyang corner. Dito nakalagay yung kanyang burner. Yan, built-in hub po to. Advantage nito kapag ganito po yung inyong lutuan, yung kalan nito pwede nasa ilalim na. No? Tapos sa ibabaw nito, nandito yung range hood. Yan na. So, nandyan na rin po yung kanyang saksakan, tapos yung kanyang aluminum duct tape pataas. Yun yung mga makikita nyong naka-usili doon sa labas. Yun po yung function nitong range hood dito, itong exhaust fan, at saka yung isa na nandun sa ating toilet and bathroom area. Yan, dyan po siya lalabas lahat. Hihigupin niya. Mapupunta po ron. Wow. Ang ganda. Ba? Testing. Higa po. Lahat ng rain shoot may ilaw po. Ayan o, may ilaw siya. Tapos sa cabinet natin, yan, may ano po siya, may air vent. Kasi dito po ilalagay yung ating gas stove. Tapos yung ano niya, yung pinaka-outlet niya, naka-bypass papunta dito. Ayan o, di ba? Tapos dito naman namin nilagay yung ating sliding window para dito sa ating kitchen. Pwede nilang buksan to, pasabay na nung pagluluto. So, para magkaroon din po ng hangin dito. Ayan, may ano po siya, may window grills po siya sa labas. Tapos may ilaw dito sa may bandang header. Nandito yung kanyang kitchen sink. Testing natin. Oh, ba? Papansin nyo lang po sa faucet, wall type po yung gusto ni ma'am. Pati doon sa toilet and bathroom, wall type din. Ito ko kasi, kung ako tatanungin, kung floor type or wall type, mas matibay po yung floor type. Pero mas gusto kasi ni ma'am talaga yung ganito dahil medyo may pagka-retro nga. Kailan lang naman nauso nga po yung floor type, di ba? Ito talaga yun, nasa wall type. Ayan, may overhead lightning tayo rito para sa ating kitchen. Tapos ayan yung mga saksakan natin. Meron din tayong 110 dito. Tapos dito nakalagay yung ating breaker. Yan o, additional breaker. Yan, nandyan.
Mapapansin nyo lang dito sa ating bar counter na ginawa. Meron pa siyang pwedeng lagyan dito, no, maluwag pa. Kung dito, nakikita po natin dito banda, parang yan na lang po yun. Pero yung likod po niyan, marami pa po tayong pwedeng ilagay. Diba? You know, anim na layer pa po yan. Open shelves na lang. Wow. Ah, naka-PVC panel din po yan. At saka naka-pin light na lang po siya. Hindi naman kailangan ng maraming ilaw na lang dito. Dito nga po pala sa may bandang corner area, naglagay lang kami ng small pin light dito. Tapos makikita nyo, may saksakan pa rin po dyan. Just in case lang na gusto rin po nila magpa-install ng CCTV camera, emergency light, yan, pwede tayong mag-bracket po dyan. At least may outlet pa rin. So dito nga po pala sa loob, andito yung mga switches para dun sa ilaw ng ating exterior dito sa may balcony. So nandito yung function niya. So ito yung exhaust fan para sa ceiling. Pin light, dalawang pin light, bali tricolor na rin siya. Diba? Tapos yung pin light naman dito na maliit lang, pagpasok mo ng corner, tricolor na din siya. Diba? Bali yung red shoe. Yan, number 2, number 3, number 1. Lahat nga po pala ng pintuan ng cabinet dito, isa naka-hydraulic type na concealed hinges. Ayan. So kapag binitawan mo po siya, kung sana siya sumasara. So ang purpose nun, para maiwasan natin yung impact. Minsan kasi, kaya madalas masira yung mga bisagra. Kapag bigla kang nababagsak, bigla kang naisasara, ayun, nasisira siya kagad. Kaya na-invento yung hydraulic type. Ayan na. Yeah, may air vent siya para nakakasingaw yung ating gas tube. Sa dito naman banda, makikitaan po natin siya ng pull-out basket. Yan na. Kaya may pagka-modern type na rin po yung combination ng ating mga cabinet dito. Kasi hindi lang basta cabinet, pintuan, shelves yung makikita natin. Meron na rin po siyang pull-out basket, di ba? Testing natin yung ilaw dito. Yan. Ito naman po yung para sa overhead dito. Yan. Ito po yung ilalim ng ating kitchen sink. Tapos ito po yung clean out sa catch basin. So just in case na gusto mo linisin yung ating catch basin, yan, yan lang po yung bubuksan. So naka-clean out din po siya. Drawer. Yan. Yung mga drawer natin dito, meron siyang cutlery tray na pwede mo nang i-divide at i-organize yung ating mga utensils dito. Yan. Open shelves. Tapos sa dito, may extension po yung ating cabinet dito kasi medyo nasa may bandang corner na siya. Yan. Gumamit kami ng lazy susan dito. Just in case kapag ka nakayuko ka, tapos hindi mo maabot yung dulo kasi nga medyo mahaba na yan dahil naka L-type nga po itong ating counter table. Yan, pwede mo na siyang iikot dito. Usually ginagamit to kapag nakatayo ka. Ayan na. Yan. Naiikot siya. Diba? Yan. So dito, meron pa tayong drawer dito na which is meron din may mga cutlery tray. Ayan o. Wow, naka-organize talaga yung mga gamit ni ma'am dito, di ba? Open. Ayan, open cabinet. Tapos dito naman, meron tayong pull-out basket. O, di ba? Yan din dito. Di ba? At syempre, itong ating mga overhead cabinet dito. Para sa ating breaker. Yan, sa breaker. Open cabinet. Wow, napakadami. Napakadaming pwedeng ilagay. Diba? Yung ginamit naman din natin na tiles dito mga karosi sa light gray. Bali, matte texture po ito. Yan, matte texture ng 60x60 na tiles.
Tapos hindi na po tayo naglagay ng tile trim dito para magmukha din po siyang vintage look, di ba? Ganun din dito sa may bar counter. Wow. Diba? Ganda. Dito naman po tayo sa toilet and bathroom. So, una nyo mapapansin dito yung pintuan gawa po sa sliding aluminum na gawa rin ni Master Batang. So, naglagay din po tayo ng parang pinaka-partition dun sa taas. Tapos, sa pagdating naman po dito, ito na yung ating pinaka-sliding. Okay. So, ganun pa rin. Yung ating ceiling gawa sa PVC panel. Naka-pin light po siya, apat po na pin light, tapos yung gitna, exhaust fan. Isa rin po sa mga nakikita nyo naka-usli dun sa may labas dito sa may bandang corner, doon banda, sa likod nitong pader na to, isa po yan yung function ng exhaust fan. So lahat ng higupin nito, doon na po lalabas. Tapos sa tiles naman po, matte texture pa rin po yung ginamit, medyo dark na nga lang po yung sa wall. You know. Tapos dito, 30 by 30. Ito nga po pala, 60 by 60. 30 by 30 naman po yung sa pinaka-flooring. Yan, pasok tayo. Ito yung kanyang toilet and bathroom. Kung magtataka kayo, bakit parang halos dikit-dikit na yung ating shower. Tapos dikit na rin yung ating water closet. Tapos yung lavatory. Ang laki nga lang po nito, makikita nyo na sa tiles, 180 lamang. Yan, oh. Tatlong tiles lang yung pumasok. Tapos sa dito naman po, isa nasa 150 cm yan. And dito banda. Dito sa left side, may kitaan nyo ng tatlong shelves. Bali, ito isa, naka-bracket na lang. Yan, tatlong shelves dito. Yung hanging shelves na pwede siya magpatong ng kung ano-ano po dyan. Yan, pwedeng stocks, shampoo. Yan, pwede po. Tapos sa ito, meron din po siyang pina-request at pinalagay dito na 110 na outlet. So, tugang, frameless mirror. Tapos sa basin type po yung kanyang lavatory. Tapos syempre wall type din po yung kanyang ginamit na ano rito na faucet. Tapos ito, gawa rin to nila Master Batang. Yung hanging cabinet dito. Yan, tapos ito dito yung nakapunction yung kanyang maintenance. So dito pwede pa siya maglagay ng mga sabon dyan. Diba? Tapos yung water closet niya, one piece, ibig sabihin pag one piece. Isa lang, nag-iisa lang po yung pinaka water tank at saka yung ating inidoro. Ayun na. Toilet bowl. Papansin nyo lang po rito sa kanyang accessories. Ganun pa rin. May pagka vintage. Di ba? Heater. Ayan kanyang heater. Sento. Tapos dito naman po sa left side wall. Nagpagawa po si ma'am ng niche. Bali, dalawang layer po yung ginawa natin dito. Yan, 10 cm. Tapos ipapatong na lang po rito. Kung ano yung mga gusto niya. Shampoo, sabon. Yan, kagaya rito. Marami siyang lagayan din. Floor drainage. Nasa ano po to? Nasa 30 cm yung ginamit namin. Nilaki-lakihan po namin. Para maganda naman po yung flow ng tubig. O, di ba? Wow. Yan. Testing natin syempre, di ba? Sa function muna ng ilaw. So, bali, trigang switch to kasi yung ilaw banda dito, piwalay din po dito sa dalawang ilaw. Ayan o. Tricolor. Tapos yung dito naman, exhaust fan. Ayan, ang naririnig natin, gumagana na. Tayin natin. Tapos yung ilaw naman po banda rito. Yun. Testing naman natin yung kanyang heater. So, ito, nakasaksak na to. On natin. Yan. Pagka sa water heater, alam niyo naman, kapag ka mataas, mas mainit. Try natin nasa... Ito, nasa 42. So, para siyang bidet, no? Tingnan niyo. Pero, ano to? Parang yung telephone hand shower to. Yan, no? O, di ba? O. Shower? Ay, shower faucet? Faucet. Ito na, yung ating shower. So, maya-maya, iinit na to. Ayan, umiinit na. Ayan o, tiyo-tiyo na umiinit. Tayo na natin. Okay. Testing din natin, syempre, yung pinaka-bidet niya. Ayan.
Ito yung problema ko kapag nagte-testing ako dito sa toilet and bathroom eh. Nababasa, tapos yung pako nagkakalat doon sa flooring. Eh, hindi pa naman tayo tapos mag-vlog, di ba? Eh, kaya may dala tayo ng pamunas. Water closet. Lakas! Diba? Yeah, mga karosa, na-testing na rin natin at nakapagbigay na rin po tayo ng details regarding po rito sa ating ginawang toilet and bathroom. Alright. Okay mga karos, maraming salamat po sa mga nakaabot dito sa video na to. Maraming salamat dahil tinapos nyo. At syempre maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads. Ayan, inimita ko po kayo mga karos sa mga bago po dito sa aming channel, sa mga kapanood po nitong video na to. Please mag-iwan ng like. Also pwede nyo pong i-share yung video sa Facebook account nyo. Para naman po sa mga nangangarap kumuha ng bahay na kagaya nito, sa mga OFW, lalong-lalo na, at saka sa mga kumuha po ng bahay sa Lumina at merong mga kaparehan ng laki nito. So ulitin ko mga karos, ito nga po pala isang Irene model dito na matatagpuan sa Lumina Homes sa may bandang Phase 2, Tansa Cavite, na isang 54 square meter lot area. So ayun mga karos, please ulitin ko, pakiiwan ng like, pakishare din nga po pala ng video para makatulong din po sa iba, magkaroon sila ng idea. Ayan mga karos, ang hinihintay nyo, ito nga po pala ay umabot lahat ng gastos, lahat na makikita nyo rito, from structural, from finishing, at yung mga other installation, ceiling installation. Sa mga hindi pa po nakapanood ng mga video, bago po ito gawin, pwede nyo balikan para makita nyo po yung step-by-step procedure kung paano po ito ginawa. Included na rin po dito yung aircon, tapos included na rin po yung mga services ng mga aluminum, lahat po ng materials na ginamit, hanggang sa finishing, hanggang sa overall painting. So ito mga karos, lahat ng unit cost na nagastos po dito ay almost 1 million. Yan po yung nagastos dito. Bigyan ko na nga rin po pala kayo ng idea nung bago gawin to. Siyempre naglakad po tayo ng permit at construction van. Almost 33,000 yung ginastos dito. 15,000 para sa construction van. Then 18,000 naman po yung ginastos para po makakuha tayo ng permit sa munisipyo. Tapos included na rin din po dyan kung magkano po yung pagpapalakad ng tubig kuryente, syempre bago siya gagawin. Mga karos, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi nakatapos ulit tayo ng project. Maraming salamat po sa taas. Also sa client owner natin na si Ma'am Tet, napakabuti niya po. Habang gumagawa po tayo rito, linggo-linggo may blessing. Maraming salamat po sa inyo. At kay always, kay Sir Chito. Also sa tropang wasalak na nakasama po natin dito. At iba pang bahagi ng bahay na to, nakagaya po ng ating aircon and aluminum installer and supplier. So paano? Sana nagustuhan nyo itong video na ito mga karos. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video na paparating pa. Huwag po sana kayong magsawa, manood ng ating mga video. At mabigyan ko po kayo palagi ng idea. Paalam po muna. God bless.